Mga idol at kabayan, breaking news! Israel, kinumpirma na pinalibutan na ng kanilang puwersa ang Hamas. Mabilis na nakapasok ang Israel sa Gaza City, isang patunay na mahina ang depensa ng Hamas. Israel F-35I ipinakita kung paano nito pinabagsak ang cruise missile na inilunsad ng Houthi. Arrow 2 Missile Defense System ng Israel, ipinakita ang aktual na video ng pag-intercept sa isang cruise missile na inilunsad din ng Houthi. Israel Air Force, hindi pa tapos sa kanilang opensiba. Isang F-15I na kargado ng hindi bababa sa 7 GBU-31 Joint Direct Attack Munition at 5-on-5 isang air-to-air at surface-to-air missiles. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, ang 5-on-5 ay ginagamit din ng pinakabagong Spider Philippines Air Defense System na nabili natin sa Israel. Isang barkong pandigma ng Amerika nagpatrol ng mag-isa sa Spratlys Island sa West Philippine Sea. China, walang nagawa basta pagdating sa Amerika ang tahimik ng China. Pilipinas, gumagawa na ng mga armas pang depensa. US forces at puwersa ng Pilipinas pumunta sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Gusto ng Amerika na makagawa ng isang port sa Basco, Batanes. Islamic resistance sa Iraq, sasali na rin daw sa digmaan sa Israel at Hamas. Naku, maghunos diri kayo dahil kapag nangyari yan, nakahanda na ang matinding puwersa ni Uncle Sam. Israel inilabas ang patunay na kanilang winasak ang cruise missile na inilunsad ng kalaban mula pa sa Yemen. Matapos ma-detect ng Israel Air Force ang isang cruise missile na inilunsad patungo sa kanilang airspace, sinundan ng kanilang sistema ang posibleng target ng missile na ito at nagpalipad ng F-35 5th generation stealth fighter jets at matagumpay itong na-intercept. Ipinakita rin ng Israel Air Force kung paano winasak ng Arrow 2 ang isang cruise missile na inilunsad ng Houthi mula sa Yemen. Aktual na video, panoorin! Ilang araw pa lamang nagsimula ang ground offensive ng Israel sa Gaza. Kinumpirma ni Israel Defense Force spokesman Rear Admiral Hagari na napalibutan na ng puwersa ng Israel ang Gaza City. Isang patunay na hindi malakas ang puwersa ng Hamas dahil mabilis lang itong napasok ng Israel Defense Force. Ayon naman sa Islamic Resistance sa Iraq, sa susunod na linggo, magsisimula na daw sila ng kanilang panibagong operasyon upang lumaban para sa Palestine at kanilang kakaharapin ang Israel at Amerika. Naku, huwag naman sana mga kabayan, dahil kung sila ay sa susunod na linggo pa aatake, ang Amerika ay halos ilang linggo nang nagbabantay sa mga grupo na gustong sumausaw sa digmaan na ito. Nakita naman natin kung anong lakas ang meron ang Israel at lalo na ang Estados Unidos, dahil gamit lamang ang kanilang mga fighter jets, siguradong wala na silang kalaban-laban. Iba kapag ikaw ang may hawak ng tinatawag na air superiority, dahil pwedeng umatake gamit ang mga multi-role fighter ng Amerika at Israel saan man at kahit anumang oras. Ayon naman sa impormasyong inilabas ng The Wall Street Journal, sinabi ng Amerika, meron itong nakalap na impormasyon na ang Wagner Group ng Russia ay posibleng magpadala ng SA-22 Air Defense System bilang suporta sa Hezbollah. Sa ngayon, minomonitor ng Amerika ang nasabing mga impormasyon. Para lang sa inyong kaalaman mga kabayan, taong 2019, winasak ng Israel ang SA-22 Air Defense System na ginamit ng Hezbollah. Kung puro babala ang ginagawa ng mga proxy ng Iran, ibahin nila ang tapang at lakas na ipinapakita ng Israel. Ayon sa ibinahaging larawan ng Israel Air Force, inahanda nito ang kanilang F-15I na nakatalaga sa 69 Squadron na tinatawag nilang The Hammers, na kargado ng 7 GBU-31 JDAM. Hindi lang yan, dahil armado din ito ng 5-on-5 short-range air-to-air missile. Ang 5-on-5 ay isang 5th generation air-to-air missile na ginawa ng kumpanyang Rafael Advanced Defense System ng bansang Israel. Una itong sumabak sa serbisyo at ginamit noong buwan ng Agosto taong 2006 sa panahon ng Lebanon War. Ang missile ay inilunsad ng F-16 Fighting Falcon at winasak nito ang isang unmanned aerial vehicle na gawa sa Iran na inilunsad ng Hezbollah. Ang 5-on-5 ay pwedeng gamitin para sa air-to-air at surface-to-air na mga misyon. Para lang sa inyong kaalaman, ang 5-on-5 ay ginagamit din sa air defense system. Ang missile kasama ang Derby BVR missile ay ginagamit sa Spider short at medium range mobile air defense system.
pista na meron ang Pilipinas ngayon na nabili din natin sa Israel. Sa mga hindi pa nakakaalam, meron ng Spider Philippine Missile Defense System ang ating bansa. Tatlong battery po ang nabili ng Pilipinas at dalawang battery na ang na-deliver ng Israel sa bansa. Ang sistema ng Spider Short at Medium Range ay may kakayang gumawa ng malawak na hanay ng mga target kabilang na ang mga attack helicopter, fighter aircraft, bombers, cruise missiles, unmanned aerial vehicle, at precision guided munition. Ang sistema ay kaya nitong supirin ang maramihang mga aerial na target ng sabay-sabay. Balitang Pilipinas naman tayo mga kabayan. Ngayong araw, ikatatlo ng Nobyembre taong kasalukuyan, isang barkong pandigma ng Amerika ang pumasok sa Spratly Island sa West Philippine Sea. Iginit ng USS Dewey, DDG-105, isang Arleigh Burke-class guided missile destroyer, ang mga karapatan at kalayaan sa paglalayag sa South China Sea malapit sa Spratly Island sa West Philippine Sea na naaayon sa international na batas, isang pagpakita ng Amerika ng suporta sa mga kaalyado at partners dito tulad ng Pilipinas. Ang kalayaan sa pag-navigate o freedom of navigation operation ay nagtataguyod sa mga karapatan, kalayaan at legal na paggamit ng karagatan na kinikilala sa international na batas sa pamamagitan ng paghamon ng mga paghihigpit na tinatawag na innocent passage na ipinataw ng People's Republic of China. Ang Estados Unidos ay lilipad, maglalayag at magpapatakbo saan man pinapahintulutan ng international na batas. Kung gusto, may paraan, lalo na kung may suporta at pondo mula sa gobyerno. Matapos ang matagumpay na paggawa ng Department of Science and Technology ng Project Buhawi, isang remote control weapon station para sa Philippine Navy sa pakikipagtulungan sa iba pang sangay ng gobyerno ng Pilipinas, ngayon, isa na namang pangmalakas na proyekto ang ginagawa ng Department of Science and Technology at Technology Metals Industry Research and Development Center ng Pilipinas sa pakikipagtulungan sa Philippine Army at Robotics Society of the Philippines. Ang isang controller, operated battle ready armament o tinatawag na COBRA, isang remote control weapon station na may kakayang umikot ng 360 degree. Tama, ito ay isang armas na ginagawa ngayon dito sa Pilipinas. Pwede itong ikabit sa mga tangke, armored personal carrier at iba pa mga platform na ginagamit ng Armed Forces of the Philippines. Isang patunay na kung kaya ng ibang mga bansa gumawa, kayang-kaya rin nating mga Pilipino. U.S. Forces na sa hilaga ng Pilipinas, sinusuri ng U.S. Marines at U.S. Army Engineers ang isang port sa pinakahilaga ng Pilipinas. Kasama ang mga counterpart nito sa Pilipinas, binisita ng magkaalyado ang Basco Batanes para sa paghahanda para sa isa na namang magkasanib na military exercise, ang Kamandag 7, na papalita rin kamakailan lamang na nais mag-develop ng Amerika ng isang port sa hilagang bahagi ng bansa. Sang-ayon ba kayo dito mga kabayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Maraming salamat ang tagahatid ng balita, Good News Philippines. Mabuhay ang mga Pilipino! Mabuhay ang Pilipinas! Laban Pinas!